Hi, good morning. Happy Sunday. Happy first Sunday of September. Merry Christmas for Filipinos who are celebrating Christmas as early as now. Thank you for being with us. And sabi nga, since we're celebrating Christmas as early as September 1, it's a Merry Christmas, Happy New Year. It's a season of joy. And napakasaya, this is something special for Filipinos, kaya 3 months tayong mag-celebrate ng Christmas. And speaking of joy, maganda yung pag-uusapan natin for this morning. It's about the joy, no, of being a Christian, of being a believer. This unexplainable joy, no, na nararamdaman natin kapag kasama natin ang Panginoon, kapag lagi natin siyang naiisip, kapiling, at saka karelasyon sa buhay natin. Welcome po sa Los Angeles, LA First Filipino Church of the Nazarene. And we will be talking about the joy of being a Christian for this Sunday morning. This is a special day. This is a beautiful day. I love this day. this is my favorite day of the year. let's start with a joke. Since joy pinag-usapan natin, let's start being happy. Minabasa ko the craziest suggestions para daw, ano, para hindi ka mabore. Okay, so bored ka ba? So sabi nga, let the Twitterverse help you. Help you out with that. So madami ngayon nabobore dahil because of pandemic, lockdown, quarantine. So medyo pasahin naman natin yung mga sarili natin for this morning. Una, para daw hindi ka daw mabore, maglista ka daw ng noisy sa palengke. Pangalawa, hit chopsticks mo daw yung lugaw para hindi ka mabore. Another, say the letter M without your lips touching each other. Mm-hmm. Sinubukan mo, no? Bilangin mo daw yung butas sa Skyflex para hindi ka mabore. At makipag-jack and poy ka daw sa salamin hanggang sa manalo ka. Tsak, hindi ka mabore. Anyway, let's read our verse for this Sunday. It's from Song of Solomon, chapter 2, verse 15. It says here, "Catch for us the foxes, the little foxes, that ruin the vineyards, our vineyards that are in bloom." Heavenly Father, we thank you for this morning, for this beautiful day. Thank you for your people who are watching and listening. I hope that you minister to their hearts. I pray, Lord God, that you anoint their lips, anoint their ears, and you anoint my lips, Lord. And may you reveal yourself to them. In Jesus' name, amen. Amen. Game ka na ba? So, ano ibig sabihin nito? Alam nyo, kasi sa doon sa lugar nila, foxes ang uso. Eh, baka sa atin, yung, at saka vineyard. Kumbaga sa version siguro ng, kumbaga kung Pinoy version to, wag mong hayaan yung mga asong gala or asong kali, askans, or mga pusa, or kung sino man, o mga daga, no, na sirain yung palayan, parang ganun, or yung mga pananim, diba? Ay since sa kanila sa Middle East setting, merong foxes, merong vineyard. Alam nyo, sa totoo lang, ano, everyone has opportunities to get upset and be frustrated every single day. Sometimes, nako, yung maliliit na bagay lang, no, we can find the car keys, ayun, no, madalasak dyan. Somebody was rude to us, no? Nado na. Dati nagda-drive ako ng Uber. Nako, ang daming rude sakali. And sabi nga insan naman, what should have taken an hour ends up taking 4 hours, kagaya ng traffic. Mm-hmm. Lalo na sa 405 or sa Philippine setting naman sa EDSA. Pero ngayon maluwag kasi quarantine. Alam nyo, unexpected things happened. Now, napafrustrate tayo kasi hindi natin ito in-expect nga. Kumbaga, it's not going on our way. No? Kumbaga, it all bent out the shape. Ika nga.
alam niyo, there will always be something that can sour your day. Pwedeng paasimin yung araw niyo. But if you're going to live in victory, you must maintain the right approach. Paano ba yun? Alam niyo, ang goal natin is to become undefeated and to live in victory. No? In victory, kasi victorious ang Diyos natin. We are a victor, not a victim. Sabi sa ating verse, you can't let the little foxes spoil the vine. In other words, don't let the little things in life spoil the harvest God has for you, no, for your future. Believe in Jesus and live in victory. Yan yun lang kasimple. Kung gusto mo maging masaya sa buhay, maniwala ka kay Jesus Christ. Pakipag-relasyon ka sa Kanya at ipakikita niya sa iyo kung paano mabuhay ng victorious. Alam niyo, I've heard it said na life is 10% what happens to you and 90% how you respond. Alam niyo, you need to make sure, no, you respond to life with an attitude of faith and expectancy. Kagaya ng mga nababasa natin sa Biblia, yung mga Bible characters, kung bakit natin sila hinahangaan. Because they responded, no, to sa challenges ng buhay nila with an attitude of faith and expectancy. Sabi mo sa katabi mo, kung may katabi ka man ngayon na 6 feet apart from you, eh, pakikindatan, sabi mo, have faith. Ayan. Magkaroon tayo, no, ng pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, sure, malamang, things may irritate you. But don't let the irritation last into the next moment. Kasi you have a choice. Pinag-uusapan natin pagiging masaya sa buhay, no? Pagiging masaya bilang isang Kristiyano. Eh, matuto tayo doon sa natutunan ko na lagi kinakanta ng anak ko dati na bunso. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Sabi nga, eh, let it go. Let it go. No? Baga, matuto tayo mag-let go. Move on din, paminsan-minsan. Don't try to control everything around you. Let it go. Sabi mo sa tayo mo, let it go. Instead, release it to God, knowing that His plans are for your good, no? And He's leading and guiding you into the path of blessings. Sabi nga sa Jeremiah 29:11 na napakasikat at maraming tao, ito yung kanilang life verse, no? Ito kasi ay sinulat, no, para sa mga Hudyo, para sa mga Israelites. Nung panahon na yon ay, kumbaga, nag-undergo ng matinding persecution. Sabi dito ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Same thing, hindi naman nababago yung pangako ng Diyos mula doon sa mga Israelites, pati sa'yo. Kumbaga, sabi natin kanina, let it go. Do not try to control everything around you. Instead, release it to God, knowing that His plans are for your good and He's leading and guiding you in the path of blessings. Sa totoo lang, ano, no one can take away your joy. Sabi mo sa katabi mo, no one can take away your joy, lalo na kapag Kristiyano ka. Ang ibig sabihin kasi ng joy, mahilan tulad mo to dun sa sobrang galak. Kasi yung happiness, parang mababaw version ng joy. No, happy ka, kumain ka ng cake, kumain ka ng ice cream. Pero yung joy, yung tipong gagamitin mo to yung word na, alam mo yun, maanganak yung misis mo. Three times ko itong na-experience, no? Na tuwing may lalabas na baby, sobrang saya. Kahit puyat, nagbabantay sa ospital, sobrang saya. Naalala ko nung nanganak yung kapatid ko. Ako yung sumama sa kanya sa ospital, ako yung nagbantay sa kanya, at nagkataon, graduation ko yun ng college, so hindi ako nakapag-marsya sa PICC dahil nasa ospital ako at nanganganak yung kapatid ko. Pero kahit na hindi ako nakapag-marsya sa PICC, okay lang, kasi there's a great joy, no, na dumating dahil may bagong baby. Masaya eh. Alam nyo, life may not have turned out the way you planned. Maaring sablay palagi, lalo na sa mga panahon na pandemic, lalo na sa panahon na quarantine, no, na naka-lockdown.
No, but you still have the power to be happy right where you are. Meron ka pa rin kapangyarihan. No? Nasa iyo yung kapangyarihan. Nasa iyo yung desisyon na pwede kang maging masaya kahit na life may not have turned out the way you planned. And you know, God is the source of all joy. Yun yung matinding katotohanan. And when God gives you something, nothing in the world can take it away. And it is God's choice na bigyan ka ng galak sa puso mo. Dahil yung galak na yan ay brought to you by relationship, no, kay Jesus Christ. Na ibig sabihin, no, other people cannot make you unhappy. No circumstance can force you to get upset. Nothing can take your joy. You have to give it away. You're in complete control of your happiness. Now, unless pinayagan mo, pwede nilang i-rob yung joy mo. Sa totoo lang, lalo na sa panahon ngayon, huwag mong kalilimutan na worry is a down payment on problem you may never have. Dahil kang tumingin sa taas, dahil kang manalangin, dahil kang umasa, sabi nga, you need to live with faith, you know, and expectancy. Think of this way, sabi, if somebody is rude, no, what they're really saying is, give me your joy. Diba, nagmamaneho ka, kinat ka, o kaya minura ka, o kaya, no, dati nasa Staples Center ako, there was this, ano, dalawang babae na, I don't know, biglang nagalit sa akin. Hindi ko naman alam. Wala naman kinagawang masama. Kasi narinig niya ako, may kausap ako na nagtatagalog ako. And parang sinasabi niya na, pag ako magtagalog, eh, ba't naman eh? Hindi naman sila kasali sa conversation ko. Pero sobrang rude niya sa akin. Wala naman akong ginagawa. Hindi ko nalang pinansin, no? Pero ibig sabihin nun, kaya sila rude, no? Parang sinasabi nila, in other words, give me your joy. Somebody cuts you off in traffic, let me have your joy. No? Kung ikaw ay teacher, no, yung mga estudyante mo, kung ikaw ay nurse, yung mga pasyente mo, no, they're giving you a hard time, they are asking for your joy. Unless ibigay mo, walang makakakuha. Ikaw lang ang pwede mag-alaw kung bakit ka lulukot. Halimbawa, inaasar ka ng dati mong nung ex mo, or yung ex ng ex mo, or alam mo yon, or whatever, kapitbahay mo na chismosa, no? Kapag masasaktan ka, may dalawa kang choice. Kasi sinasabi nila, let me have your joy. Meron kang choice na wag ibigay yung galak na yan. Sabi nga, pwede mong i-deal ang mga rude na tao sa buhay mo. Pwede mong i-deal yung mga circumstances na nangyayari sa'yo ngayon. No? You have a choice. You can give it to them by going around upset, frustrated, and offended. No? Patulan mo sila. Or you can make a much better decision and say, no thanks. I need my joy. I'm not going to get upset because you were rude and didn't speak to me. No, I'm not going to be upset because of this situation. Wala akong trabaho, may nagkakasakit sa pamilya, or anything na parang ang gulo-gulo, madaming rally, madaming protest, madaming violence, madaming hiwalay yung gobyerno, hati. Opinion ng tao, hiwalay. Nakakatakot na magbigay ng opinion ngayon. Parang lahat ng tao galit. Pero I'm not going to get upset because other people are rude, or somebody's not speaking to me, or things are not going right. I will not going to get upset because no thanks. I need my joy. My God is with me. He's living in my heart. He's the source of all joy. I'm not going to be frustrated, no? Kasi you cut me off sa traffic, no? Kasi yan yung naging mindset ko. Isa sa mga problema sa Uber, which is gawa hindi naman ng ibang mga Uber driver minsan, may mangkat sa traffic. Pero kapag ka nagda-drive ka 12 hours or 15 hours a day,
eh, tipo mga kasanayan mo na lang. No? Baga, I made up my mind. No? I've already made up my mind that I'm going to leave this day happy. Kahit na madaming challenges sa daan. Kahit na nakapagod yung trabaho. Kaya, kung sino man yung rude sa'yo, rude man yung pasahero mo, pasyente mo, estudyante mo, kliyente mo, maaaring hindi mo sila ma-stop maging rude. Pero ikaw, pwede ka hindi maging rude back sa kanila. At may choice ka, no? To accept yung kanilang challenge na, come on, give me your joy. May choice ka not to give your joy to them. Instead of giving them your joy, give them mercy. Give them grace. Give them understanding. Give them the benefit of the doubt and keep your joy because only you are in control of your happiness. This is very important, giving the benefit of the doubt. Wag yung nag-jump ka agad-agad sa conclusion. Naku, hindi ako pinansin. Siguro, galit siya sa akin or whatever. Nagkaroon ako ng, I don't know, for some reason. Meron atang obses sa akin. Lagi na lang inahack yung Facebook ko. Anyway, ang ginawa ko, kasi nangihingi siya ng pera doon sa friends, yung friend list ko. To save yung mga nasa friends list ko, eh, in-unfriend ko sila para hindi makapag-message yung hacker. And then, eventually, nag-create ako ng new account. Actually, parang dalawang beses ko siya ginawa. Nag-create ako ng new account. Nakalungkot, some of my friends before, hindi na ako ina-add kasi akala nila, in-unfriend ko sila. Na, ano, na, kumbaga, intentionally. Yes, intentionally, to save them from the hacker. Siyempre, mas okay na sumamaling loob nila sa'yo kesa naman mawalan sila ng pera. Anyway, it is important, no, na, Facebook lang yun eh. Friendship is not about Facebook. Real friendship is a relationship, no? Kung andun lang nakabase yung friendship nyo eh, ang babaw naman. Kaya you need to give the benefit of the doubt ano sa mga tao na, maaaring, alam yun, dati meron akong ka-meeting, malaking deal yung kailangan namin itapusin. Na-late siya ng 1.5 hours. And kailangan kong umattend ng next meeting. So, kumbaga, nag-ripple effect. Mali-late din ako sa next meeting ko. Asar na asar ako kasi, kumbaga, wala siyang respeto doon sa oras ko. And inis-inis ako dahil, kumbaga, ano ba naman tong tao na to? Ano na yung sinasabi ko sa kanya sa isip ko? And then, nung dumating siya, I forgot to give the person the benefit of the doubt. Nung dumating siya, medyo teary-eye, yung pala, yung nangyari sa bahay nila. Kaya siya na-late. Super, super legit, na kumbaga super, super acceptable na talagang mali-late ka doon sa nangyari sa kanya. And yung iya ako na sa Diyos na kung ba't ko ba naisip yung mga bagay na yun. Kumbaga, give the benefit of the doubt, no? Sabi nga, instead of giving them your joy, give them mercy, grace, and understanding, and always give a person the benefit of the doubt. Catch us, no? Catch for us the foxes, the little foxes that threw in the vineyards, our vineyards that are in bloom. Haring walang foxes sa pananim niyo. Pero may mga asong gala, asong misira, or daga, or pusa, or whatever. Or minsan, kambing, kinakain nila yung mga pananim. You can't let the little foxes, kambing, aso, pusa, daga, whatever. No? To spoil yung pananim niyo. To spoil yung vine. Don't let the little things in life spoil the harvest God has for your future. Huwag natin kalimutan na ang joy, ang Panginoon, ang giver, ang great joy. Kung kailangan mo ng joy, ask from Him. Pero sa totoo lang, kahit hindi ka mag-ask, joy is a manifestation of a beautiful relationship with Christ. Automatic.
ibibigay niya sa'yo. Automatic. I-release niya sa'yo. May experience mo. At ayaw mo nang umalis doon sa joy na yun. I hope na kung ano man yung pinagdadaanan mo yun, kung sa palagay mo, parang ang lungkot-lungkot ng buhay mo, parang punong-puno ng worries, ang sakit-sakit ng ginawa sa'yo, ang sakit-sakit ng mga nasirang relasyon, maaaring financially, ang problema ka. Maaaring may sakit yung mamag-anak mo or meron kang sakit. Maaaring parang ang bigat na sa'yo na nangyayari sa mundo. May political turmoil, may pandemic, economic baga collapse, baga parang ang gulo, parang nakikita ko nga sa Facebook, sinasabi ng tao, 2020, tama na. Parang ginasisi nila sa 2020. Pero ano nyo, in the midst of all this, a real believer, a real Christian, finds joy and peace sa Panginoon. Because there is this joy of being a Christian. If you want to experience that today, I challenge you. No? I encourage you, no, to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And make him your master, your number one priority, and listen to him every day. You'll never miss that joy. At sisiguraduhin ko sa'yo, your eternity will start now. No, the joy na hinahanap-hanap mo, ibubuhos sa'yo lahat ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Ama sa langit, marami pong salamat. Marami pong salamat dahil ikaw ang aming Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Humingi kami ng tawad sa lahat ng pagkakamaling ginawa namin. We repent, Lord God, and we acknowledge that we are sinners and gusto namin talikuran yung sins namin, Panginoon. Pero ikaw lang ang pwedeng maghugas ng dugo mo sa buhay namin. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, Savior, ikaw lang ang pwede mag-save sa kaluluwa namin. Ibig sabihin, Panginoon, Lord, Master, ikaw yung magna-direct ng buhay namin. At katumbas nito ay yung galak, yung joy of being a Christian. Panginoon, para doon sa mga anak mo na gustong i-rededicate ang buhay nila, dalangin ko na bigyan niyo sila ng second chance. You are a God of second chance, Lord God. Hayaan niyo i-rededicate ang buhay nila sa araw na to. Panginoon, sa lahat ng tao na nakaka-experience ng worry, depression, nakaka-experience ng sobrang kalungkutan, dalangin ko, Panginoon, na kayo yung maging source of comfort nila. At sa pamagitan ng pakipagrelasyon sa inyo, magkakaroon sila, Panginoon, ng galak sa kanila mga puso. And they will experience the joy of being a Christian. We thank you, Lord God. We love you. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace by the greatness of the Father, to the love of the Son, and by the infinite power of the Holy Spirit. You are all blessed. Happy Sunday. God bless you. See you next Sunday. No, please don't be late for church. Malay nyo, magkita-kita na tayo in person. Or malay nyo, online pa rin tayo. Or malay nyo, online tayo at in-person tayo. Who knows? Kakaroon po na meeting mamaya ang board ng ating simbahan at pag-uusapan kung pwede na tayo magbukas. Pero we assure you, hindi po tayo magbubukas dahil gusto lang namin or gusto nyo lang. Dapat po may pahintulot ang Panginoon. At higit sa lahat, you feel safe na pumunta sa simbahan. Dahil ang number one priority namin, ang kaligtasan po na lahat ang parishioner na simbahan natin. Maraming salamat po. God bless you. Happy Sunday.
And happy Burmans. Merry Christmas. God bless you. Bye-bye.